Now, the powers and abilities that elevate man above the lower creation
as the ignorant of the Creator. He loads us with His benefits. That in the heavenly beneficio we have it sa Tuhan. Ang uban lang, kung trabaho ka naman kita, basta na benefits, di ba? Ikaw, Sister Josephine, kung suhulan ka 100,000 ang bulan, o niya, dito ka ma-assign sa kanang lugar din sa asa mo na pinag-ira o sa Marawi, o diya sa Mama Sapano, suhulan ka dito. So, ang uban, mahawa yun. Kaya dito sa lugar, komportable. Well, I lifted to Him for the food we eat. No? Sa tibuok kalimutan, ang dapur yung may mas Adventista, kaya isang dito sa Israel, na may sila dito sa farm kaya sa muli, na may design nila na irrigation, na ilang post nila, na made in Israel. Wala yung mga fruits sa Israel kasama rin sa Pilipinas, particularly sa Davao. So, privilege na, no? Ito si Margarito Herbacio, deputy ombudsman sa Mindanao, Inter-Mindanao. Niinun siya sa kuha na ang dabo ay pinagkabubuyan. The water we drink. So naka-experience siya baka nga mo tungab lang ng tubig na bahalan o wala yung pintalon. Dito sa kuha na marahan, di ba? Nga dito, nga sa pagtura mo gawas. The clothes we wear. So nate mga salina ng mga wapo mga salina rin, bisan mga okay-okay. The air we breath, ang atong nikinawa ng hangin, limpyo pa. Ang ubang na lugar, wala na, bukang na ka ng, kung sa'y gano'n, kanang tawa ka rin ng mulat tambun sa tawad sana. His mask, o na sa'y gano'n, gugol. Gagin, para mawala sa buwis, hindi mahiluan. Without this special privilege. Okay, so nani yan ba? Kung wala kayo yung divine protection ng Ginoon sa Tuhan, patay na ka. Di ba, Ma'am Bobya? Kung kaya ang intention yun sa Yahwa, patyo mo kita. Dito may sa airport kahapon ni Mrs. na may nakakipin na guwapo kayong Arbalife. Ang Arbalife yung kanang in-gram siguro na. O kanang automatic ride po mga guwapo, may Israel yan ito. Mga pag-agin mo ito, kung buto lang ikalip, pag nakaana ng pipi, patay kita, ipapatunod kita. Kay bisag-asa ka mo ito, basta kanang damay rin ko rin siya. Pumatay ito, kay patunod ka sa iyo, ha? Pero doon ay protection the eye, no? Without His special providence, the air will be filled with pestilence and poison. Sa buwan ka po sila, pero nanigarilyo sa iyong tapal, patay mo ta. He is bountiful benefactor and preserver. The sun which shines upon the earth and glorifies all nature, the world solemn regions of the moon, the glories of the firmament, spangled with brilliant stars, the showers that refresh the land, and cause vegetation to flourish, the precious things of nature in all their varied richness. Dito ni sa tinong ipugaw, no? Dito na ko na realize na kinirin sikat na banawi restoresis, part gamay rin na siya. Compared sa the entire one land na ang pinakakatapusang makita sa iyong mata dito sa mountain province, puro na garden. O niya, ang garden nila, hindi rin itong restoresis na nalunggan. Ang ilang garden ni pangtanong dito, mga karos, mga gulay. O niya, basakay sa kimol ka, mga gulay. So, mo lang ilang armas dito, piko o pala. Mga nangwa sila yung gira nito kayo. Pero at least Mindanao, ang bitbit doon, ang malayo man, so magkira niya, problema kay, dako kay bukid, pero wala yung tanong na mga gulayon. So, mawala siya, no? Mga privilege sa yuta na ito, at least Mindanao. Kung magtanong rin kita, pero ako rin, hindi man ko rin tanong na ang hardest na rin. The lofty trees, okay? The shrubs and plants, the weeping greens, the blue sky, the green earth, some green dew on earth, the changes of day and night, the renewing seasons all speak to man of his Creator's love. He has linked us with himself by all these tokens in heaven and in earth. He watches over us with more tenderness than does a mother over an afflicted child. Like as a father
pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear him. Okay? Continual recipients to give continually. As we are continually receiving the blessings of God, so we are to be continually giving. So kapag din ka sa duha ka dagat sa Middle East, sa Israel, na yung ka dagat dito, ang usa Sea of Galilee, ang usa Sea of Dead Sea. Ang Sea of Galilee, produce siya, ni-receive siya o mga katong mga fountains, no, waters na yung na-receive, and then yan i-distribute. Ihagikan itong mga tilapya na daghan kayo ang kanang Sea of Galilee. Okay? Tingnan nila tayo pa naman sa URFC magkatorta dito sa Holy Land, sa Israel. So naapoy Dead Sea. Ang Dead Sea, patay yun na. Tanam ng ato dito, patay ng mga isda kay perting parata. So ang tao ready mamatay kay mulutaw naman siya dito. Pero wala siya ma-receive, nag-receive siya, pero wala siya na hatag. Ano ang kitawag Dead Sea? So ang pamutan na asap, unsa man ka, Dead Sea or Sea of Galilee. So mauni siya, no? Mo-receive ta sa blessing, doon ay, kuhan, no? Kaligikan na sa kinukong na tanong, o niya, ako pong i-share. Nga naman, with the heavenly benefactor ceases to give to us, then we will be excused, for we shall have nothing to bestow. So, we nga, wala yung doon ihatag, brad. Di na kong makahatag na naman, niundan naman ang kinukong paghatag sa tuwan. So, nana kay rason na di na ka makahatag na naman. Kay ang Ginoo, niundan naman paghatag sa iyo. So, ay, napaghatag. Kay patay naman. Di ba? God has never left us without evidence of his love. In that he did us good. So wala kabiya sa Ginoo niya. Mayingon tanga, mayingon Ginoo, wag mong yugo at yung manas Ginoo. Niya ayaw po pag-una-una na kita ng mga Adventista, moral ni atiman si Ginoo. Kaya ang mga tao tanan, no? Apil ang terrorist, di atiman niya kung si Ginoo. No? Apil ang akusayang, apil ang mga rebelde. Nga naman, kaya ang Ginoo, naghatag man ang hangin, tubig, ang pagkaon. So, yun na na siya. So, giyati man na, ang ato mga model, dili ka naman, taga-dili lang. We are sustained every moment by God's care and upheld by His power. He springs our tables with food. So, dalimang ka na, sa ato ang mga lamisa, na ilang mga pagkaon. Diba? Panahon sa patlak, ang nakanimdo tani sa patlak magdarata kay kung dito ka sa ibong balay ang imong sudan pero mo ra to isa ra ka putahe pero kung dali oni mo diri kada sabado pero tingdaghan ang pilian so looping ang tidak tibalis o unsa man ang mga sikat diha nga ipulyugan kung diri kada sabado mo kani ta diri maski pag diri inyo schedule ayo pagutan na schedule una ka mong dalag balon kung na kay balon dito nga hapit na mapanos dalag diri. Kaya parang makarunta tayo na siya. He gives us peaceful and refreshing sleep, matulog. Sa atong pagkatulog, no, hayahay kay kita doon, kaya magkatulog din ta. No, kaya napayarap mo matulog na doon. Weekly, he brings to us the Sabbath. So, naayon tayo Sabbath. Ilhan na yung Sabbath kay Nakabirkana. That we may rest from our temporal labors and worship him in his own house. So pasensya kayo, huwag kayo i-model, pero ba? Masukok man ang uban sa inyo at i-model doon. He has given us his word to be a lamp to our feet and a light to our path. No? Imbis na cellphone ang inyong tulaan, magbasa ang Bible. Kaya ang Biblia maoy, kahayag sa akong dalan at lampara sa akong alamiyahan. So mo na mga reaksyon na. Kung magsikira mong cellphone, wag yun, kipir pa sa akibra na kung kagumaan na sa bado pa, magsimpon-simpon. May lang, kaya importante itong imong text. Kung niya, magdula, magdamang niya sa simpon, hindi ba yun. In this sacred break pages, we find the counsels of wisdom. And as of, as we lift our hearts to Him in penitence and faith, He grants us the blessings
of His grace. Above all else is the infinite gifts of God's dear Son, through whom flow all other blessings for this life and for the life to come. So, wag yung lain. No, wag yung lain. Importante kayo sa itong butang sa kalibutan. Kanaging eternal life atong ipangandoy. Nga naman, kining atong kalibutan, kining atong kahintang, lumalaway naman siya. Ang imong kagwapa o kagwapo mo undang na lang pag-abutan niyo mo nabinta, di ba? Sister Josephine. Kini si Sister Josephine sa 16-year-old pa na daghan kayo ni siya mamuyab sa iya. Pero pag-abot na niya 50, mga pila na lang, tulong na lang. Mamuyab. So nausap mo, dili sa kalimutan, ang atong daghang kwarta. Ang atong kwarta, mawala na din na siya. No, mawala na siya. Ang atong mga kaptanan, kung daghang kagyuta, itulong, maimbargo na sa gobyerno. Di ba? So wag ito'y kapanghampong sa kalimutan. Kung naka'y posisyon na, one, naka'y posisyon ron, naka'y posisyon ron. Pero mabot ang panahon na monetary na gawa na kay posisyon, di ba? So ano nang kahintan sa kalibutan? Ang pinaka-importante ang eternal life. Muna yung pinaka-importante. Okay? Kaya kini sa ito, pansamantala ko na yung atong kahintan. Surely, goodness and mercy attend us at every step. Every step. So mayo. Nga mag-imodin lang kung dito si Nanay Wardina. Wardina, Nanay Wardina. Kaya mo nitipantay sa prisuhan. Kuan, ako kailan na ang unang, nga nang picture lang ko, ang unang maabot din niya. Kay Putin man siya. Unang maabot. No? So, morning. Ang assuming goodness under si Atenas at every step. Not till we wish the infinite Father to cease bestowing His gifts on us, should we impatiently exclaim, is there no end of giving? Wala pag-ing undang. Pila sa inyo ako nagreklamo nga nabakslayan. Daghan nabakslayan. Napidaghan na diyan nga, Brad, nga nawala naman ka nagsimba. Nabakslayan ako. Nga naman, naman. Kaya ang sabadista sige pangayo o offering. Natin ko siya nga nabakslayan siya. Huwag pa ganit na yung Adventist nabakslayan na. Ngayon naman, pag ako di sa simbahan, kayo na may pagkala, Brad, simba Brad, kayo kami kung kayo. Ayan, paingon ito sa palengke, nasa kwarta na 80 pesos, pare-pare ng isda. Karoon kay Fermerong sa Bat School, na may nangayon mag-offering kay nai na nasakit. Ni Ate sa iyang sikpaw niya kay kumisita mo kanang mata dito man sa iya. So maulawan siya nga ni Ate ang niya narabay man, narabay ang Japono, ang Japono. Nga ang magkuha nito nga dugay mo hawa. So napukos lang taon siya ang hatak sa Indies pesos. So imbis 80 ang iyong kwarta, 70 na lang. Pagkatataon na ako'y nag-promote, nag-promotion na ako kay na Ayawari. So nag-offering na siya. Kung niangin ako dito, maula na po siya di mo hatag. Napugos yung hatag sa iyahan, Jesus. So sa isinta na lang namin eh. Hangto na ito nga pagka-divine service, naanong po. Nagtuo siya ng humanang simba na may divine service, karasikan service. Hangto ito nga ang iyong kwarta, kamay na lang. Wala na maabot o sa kakilo na isda ay palito. Huwag pa gani na Adventist na backslide na. Ngunit na na-promote ko ng one offering plan. Kay bawal na nga, nabuhin mo doon rin mga yung offering. Pagka man, mag-promote tayo. So mga nang problema, mag-backslide na muna. Dili kayo yung doon sa talaga. So is there no end of giving? Wala ba? Na naman tayo, i-promote na libro, di ba? Itong libro, nag-subsidize na natag 100 na yun lang 15 pesos. Pero mga kaisunan, wala'y undang lang ang Diyos, nag-inawa pa ka. Unya ka lang kung undang kung hata, kung undang ka pag-inawa. Okay ba? Nasa kata malato na. Muna itong agreement din eh. Undang na lang, unya ka kung undang, kung undang ka pag-inawa. Pero muna siya, not only should we faithfully render to God our tithes, actually, kinintayos mga kaisunan 10% sa atong income. Wala pa kinisay yung relisyon na ito sa ginoobang na nahigugma ka. Wala pa na. Dili pa na siya ingon nga kanang ginoon na higugma ko sa inyong ginoo. Naarap mo yung 10% ihatag sa iyo. Wala pa mga kaisunan ka naman.
agreement mo na sa partnership sa business. Kung doha mong nagnegosyo, kung kitabangan ka, pareho mong naiiklan, kasosyo niyo sa bank, ang agreement ninyo, 10% ihatag niyo sa iyahan. Kaya kung ayun ka, layo ka sana, responsible or kung ayun, liable or kanang obligated ka na. Dito na ka magkaingon mo na ikukmaga sa Ginoo kung maghatag na kapag another 10%. Ano na siya? Okay? So nasabdan mo na ito mga kaisunan. Kanang paghatag ni Mugtais, wala pag yun na yung relation niyo sa Ginoo. Di pag yung kaana na ikukma sa Ginoo. Ang punto lang na loyal, faithful lang ka sa inyong relation, sa inyong partnership. Dito na ka makita sa Ginoo na naikukma ka sa iya kung naghatag at another percentage. Anong siya? Itawag na sa love gift. Gift of love. Okay, so din eh. Mga mga hatag na. Kining time is called mga kaisunan. Ako nang ipromote sa inyo ha. Kung wala pa akong nakasugod o hatag ko, no? Sa kanan, aside sa 10% ha, ang 10% magod, ganun ma-importante kayo kay kung ang faithful lang ang the entire Adventist sa tipong kalimutan, kung faithful lang ang hatag o tax, bisag nila sa Pilipinas, kapalit at ang helicopter. Kung na-buhatag ang yung tax, ang mga keksyonan, tax and offerings. Pero ang offerings, na doon ang misunderstood ka ng tithes, hindi na pwede itukod ang simbahan o ipalit ang helikopter, hindi na siya. Katulang ang love offerings. Kailing time is growth, at nalang ako nating promote kayo, naagri ang fundamental beliefs. Beliefs, the 28 fundamental doctrines of the Seventh-day Adventist. Naanis sa isibuhan, no? O naanis sa English. Time is growth. O kana siya, wala na 150 lang siya. So kung naa kay Juan, naa kay suod na amigo, na gusto ni mong natagaan siya na di na ka magbaymustali sa iya ha, di na ka maghago o ganos ka ka mong ato, siya ra mismo ang magbasa ani. Okay? So ako nang ipromote sa inyo. Let us with joyful hearts bring to our Creator the first fruits of all His bounties. So dalawang ganyan ito. Sa unang panahon, ang dalawang nila, kapag yung mga bunga dyan, nga ganang walay ulod o walay tibhang. Kung muamot, muhatag sila kanding, ganang walay ilipilay, ilikibol. Ganang perfect girl. Blemish. Blemish. No? So, one. Sa ito, wala mang kita'y karag sa itong mga young children, sa itong children, ang ilahang mga talents, no? Sa ilahang pag-servisyo. Kanila, nag-tuan sila kanina din sa our worship. Only way, the only way to manifest gratitude. Kung sa mag-i-paagi lamang, maipakita na ito ang atong gratitude. Kung sa kanina yung pinisaya, Brother Montuerto, sa gratitude. Saan ang gratitude? Mapasalamatan. Sa napulo nga giayos ni Kristo nga sanglahon. Pila lang ang pasalamat? O isa lang. So, 10%. Gamay ba? So, kita mga kaisunan, mani. Unsa man ang manifestation sa gratitude. The Lord does not need our offerings. We cannot receive with our gifts. Tinuuna, no, na ang ginautilig madato or wak magkinahanggan sa atong offerings. Yung may nagkakaan, hindi man ang kinagran. Mga kanarang mga pastor, may mga dato ang tiyan. Mga tumban, hindi na mahatag eh. Na suko mas pastor, pero mga kaeksyonan. Kung ang Ginoo mo ay imong dihatagan, o niya kung unsay dihimo diha sa na nakita niyo kay personal mo na siya, ang kuhan din na mahimo ba diya kang dishonest sa Ginoo gumikan kay nakita nimo nga dishonest ang imong ministro or mga leaders. We cannot divide by our gifts. Pero since the salvation all things come of thee and of thine own have we given thee. So kini ra ni atong ihatag iya ra ni kapot mao na sayop din ang mayuta na atong ihatag ang atong ikapulo. Kaya ka na ikapuro, di magiging na ako agikan. Ang tama
akong iuli ang ikapuno ng tithes and offerings. Yet God permits us to show our appreciation of His mercies by self-sacrificing efforts to extend the same to others. So atong iwan, kung murag sakit-sakit man ganyan kwarta na ihatag sa ginugbalik, pero dili ko dahil yung ta, kaya nga naman, dili man ato ah. Kanan, wala man share ko na sa Ginoo. Sa Ginoo ako kinatanan, kaya tanan, kung may nga ikaw ha, marami ka ka dalo. Yung na ginagawa ang ginagawa pa ba, kanan pareho ba sa ato na, kanan, kung siya tawag na, kanan ba magdumog ganit, kanan manungboy, may nga ang Ginoo, tanawa na to din, mga 5 minutes, tanggalo lang ang hangin sa ilong. Mga 5 minutes, sige ka mag-issue na ka ginawa. So kung himo ko na sa Ginoo, pero may ganyan yung Ginoo kay Dili Mugyo. So mga nga lang tulad karoon, nag-inawa niya kung taghangin sa Kristo. So na yung rin, he permits ang Ginoo. God permits us to show our appreciation of His mercies by self-sacrificing efforts. Bisag ko talaga, no? Asay sa naghatag-reporta, na offerings, kaya nagsuwildo kang tanap pa-minister, ang guban sa inyo, nagsuwildo 100 kada bulan para iamot sa liman. Kita dali, ngayon kita magkuha ang tag, kanang moral assistant or aso, para nga naay mo follow-up sa mga Bible students. Pero hindi atin na lang, kaya na may pandag ang mga kuhan, moral ka ng additional na nato na nagtrabaho. Pero maunis nga si Brother Toto, kini ay sacrifice ko dito kay Toto. No? Self-sacrificing effort kay imbis nga matulog na ng kurasa, ni siya rin kay madaling dali ko na magtawag. Gabi, ako siya nagtawag gabi, Brother Toto. Pero reklamo na siya kay hindi kami siya sa Iloilo, yung kay kay mga napasko na yung lumog na sige kinagka sa motor, ikan sa Iloilo ng motor lang, naabot siya naghapon. Niya kinay na nawag sa kuwa, nay na nawag sa kuwa kay magpa-servisyo kay yani magulang na matay. Naon sa mabuti nga murag na andan man puti nga ako'y tawagon ba na pag may mamatay kay mas dali ron po mo. Kanang maka murag na ganaan ka rin wali ba kay anak mo wali. Wala mo kayo lecture niya kung wali. Dala pang asawa. Pero mara ako kay kung kuhan, total ayaw lang ko yung bayta kung hindi ko ganahan sa kukwari. Pero nakuhan mo, nagsunod-sunod ba? Kung sila yung siguro yung magpibig na mukha karoon si Kundi, si Pastor Yersama ko atong ikontrata ng daan. Nasa anghel. Sa anghel, namatay. Backslider, may kanin na kabalik. Bako pa namatay, kabalik. Kaya ang gusto sa iyo, apat yung kanamili mo kayo. So, Moni, kini, na, 43 ang edad. I-anointing na ko diha sa kuwan sa dumini sa ICU. Samtang nag-anoint ko ka na si Tinta Utsu, mga utsintang ina, nag-anointing ko na hapit na mamatay, mo request mo nag-anointing. Pero dili po pa sa mga kukesyo na do not miss understood. Ang anointing dili para sa mga himadyon. Tanan ka, tumahin mo magpa-anoint ka. Kaya ako lang anointing, automatic naman na nag-haplas at nasa OM na nagsimulo sa Espiritu sa Ginoo. Kunya kay katong batanon nga kanang anak sa kuan pasyente. Ni nanaot man dito. Kunya naghangiyo nga magpa-anointing. Nga dili Adventist ha. Dinaanoy na ko after mga usa ka oras namatay ko rin dito sa edad. So pagkay balo na ko namatay, Katoliko man, walay problema pag Adventist ang mamatay kay mag-ilog magbukin sa speaker. Pero kung Katoliko ang mamatay, wala sila, lingaw sila, wala yung kuhan. Mga G lang niya, mga G, mga 30 minutes. Rasay, so kinay kagagabihin ako ni Gento. So si Toto, naka-offer siya o prayer. Nakakonek to si Brother John, naka-kanta ni, kanta o ganang presider. So kinay ako lang, di-advance lang ako ni sa inyo at something. Ano man, kung na'y mamatay niyo, huwag ko'y lain ko yung magtawag ko sa inyo, ha? Kung tawag ko sa inyo lang, hindi ko makauban, ako lang yung nag-addo. Again, this is the only way in which it is possible
for us to manifest our gratitude and love to God. He has provided no other. Wala lang yun. There are false argument against selfishness. Manang natin picture there kay selfishness, magbasta selfishness kay issue. Paul sought to uproot the plant of selfishness from the hearts of his brethren. Huwag kini mga kaisunan. Pila sa inyo ang kini na dili selfish, taasan ka mo. Dili selfish. Self a self, selfishness. Kung sa kanyang binisaya sa selfish? Ha? Oh, ako. Mahikumawang sa kabalingan. Murag ako lang. So, dili, kung naa kay Facebook, nagpasabot selfish ka. So, wag ko nag-ingon sa inyo, ang tanggalo na ninyo yung Facebook. Kaya kung naa kay, kung apel ka yung dagway dito, kanara mga imong dagway mo yung makita sa so, nagpasabot na selfish ka. Pero ako na nagpasabot na, kuhan, kanang, bali, kuhan na yun, maunang yun ay entire day, na ito part na siya. No? Kaya kinahanglan mo na ito. Kung atong purpose na, na kay picture niya, eh, para history or para documentation, no. For the character cannot be complete in Christ when self-love and covetousness are retained. Magpaawag yun. Aka nang ma-retain. Kaya sa inyo, ano rin yung masuko mo kung ang iyong dagway mo gawa sa Facebook na pangit ang iyong dagway. Suko. Daghan. Kaso wala. Kabantay mo sa data privacy law karon. Ang data privacy law is pwede ka makasuhan o makabayad ka 4 million kung ang picture na nigawa sa Facebook, nireklamo mo ang tag-iya sa picture. Nireklamo siya kay napangit siya dito. Muna nga, bawal sa kanang pasyente na picture natin mo sila, kunya ikutag sa Facebook dahil makasuhan ka. Pero mga kaisunan, kung inyong i-analyze kayo, diha, di sulot ang ikaw na sa panik. Ngano sa panik man, kunya ramag na muraglamo kung pangit ang imong dagway sa picture. At kung buto na noon, mauna ganyang dagway na ito, isa ko sa picture. Di ba? Nalay sa iyo lang kung tagilin, kung hiwi gamay, pero mauna mag gina. Pero nga nung reklamo ng tat. So, ano na siya? So, at least, ako lang yung expose sa inyo daan. Kay, maumog yun ang atong nature. O niya, ramanta mo reklamo kung mura o ka ng pangit mo na kong dagway. Pero kung ba po yung dagway, ganahan mo ka nito may picture na kuhan. Parang ito kayo. Now, the love of Christ in their hearts would lead them to help their brethren in their necessities by pointing them to the sacrifice Christ had made in their behalf, He sought to arouse their love. Actually, kini siya nga picture, nga nung i-apin naman nga picture, si Kuwan mo, si Pastor Marlon Ricarte, nangangayot sa Kuwan, nga mo-apin ko sa Timeless Truth na program. Kunya, namatay ko nga Timeless Truth. Na mga pasyente dire akong o akong kans konsepto ba nagabayad ang pasyente og tag 15 mil tag 10 mil mugawa sila subo ko unta matagaan sila bisag usa lang ka timeless truth kada pas kada gawas nila na kanang timeless truth di man ta magabay mo study sa ilaha kay busy man sila mura ka nagbay mo study na. Kaya naan ito, question and answer naman, provided ang mga versikulo. Sila na ang mag-Bible study sa ilang kaugalingon. So, ang hospital unta, mag-provide na unta ang timeless truth na kada gawa sa pasyente, kung muabot o 15,000 ang iyahan na, 15,000 ang iyahan na bayran, tagaan ang tagsiyang usap ang timeless truth na 150 pesos lang. Kaya bahala na magbabulbul sila ng mahal na anay kuhan ito, libro na iyong mabasa, na pagbalik sa Ginoo, dili na pasagin lang ang hospital. Pero kini mo rin, may program nito. Hindi ko mag-kuhan. Kanang effort ko na siya. Tawag ito na, kanang pointing them to sacrifice Christ. Ako na sacrifice of Christ. Ang trabaho mo nila, kaya mo study. So, may kuhan ako nga, kuhan ako na naman, dili ko, may pitch pa na, isang kausalan sa isang simana. I speak not by commandment, he said, but by occasion of the forwardness
of others, and to prove the sincerity of your love. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, nagdagdag si Kristo. Unsa man, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. Pero actually, ang kadatong din ang kihisputan din is spiritual richness. Pero tili di otan nga naatay material or physical na kadato. Kay mao magina atong kinahanganon, no, sister nili. Mas maayo nga dato na literature evangelist. Kay nga naman, maumana ang gusto yun sa Ginoo. Pero, above all, kanang itawag nga spiritual richness. Here is the apostle's mighty argument. It is not the commandment of Paul, but of the Lord Jesus Christ. Remember, na ang commandment ni Jesus Christ is distinct, very distinct. Pero kay balutan na, usarap na, no? Ang the Godhead, si God the Father, the Son, and the Holy Ghost, ang Ten Commandments, maura gihapon na siya sa sugo ni Jesus Christ, the principle of Jesus Christ. Maura gihapon ang Ten Commandments. Gi-magnify lang siya ang Ten Commandments. Pag ikon sa Ten Commandments, ayaw pagpatay, ang kang Kristo, ayaw pagkasuko. Na kung masuko ka sa iyong isig ka daw, nakapatay na ka. Okay? How great was the gift of God to man, and how like of God to be given, with a liberality that can never be exceeded, he gave. Naghatag siya. Pilag ka sa tuwa karon na naghatag na tingali ko, ino rata, unya rata maghatag kung December na. Di ba? Nagtigong-tigong ta para December na lang ihatag. Niya kung naatay ihatag karon, makahatag ta ka na lang kanang munahona na ito, mahapit na napanos, maroy ang ihatag. Pero ang tinuod na hatag, kanag yung imong gusto. Maroy na, no? Kanag yung dilip pa ba, dilip pa ang panusay. That he may save the rebellious sons of men and bring them to see his purpose and discern his love. Unsa na, he may save the rebellious sons. Ang luwason sa Ginoo ang mga rebelde. Pero pila sa ako karon naguna-una nga nag-ampo nga mintag mamatay itong mga usayan. Diba? Nga kumuagi ka diha sa lugar sa mamasapano, sa Maguindanao, ano magina diha nga ang ilang negosyo karnaping man, kidnapping. Diba? Mano mga mahadlo ka muagi diha. Kaya mo na muna tingin, ikarnap ka, orikit na. Kunya, uban sa kawang apo na lang ang Ginoo, mayroon mga mati na mga dautan ng mga tao. Pero di din na si mo, di pagkamatian ni Kristo ang mga rebelde nila. So kita, mga rebelde nila, at yung tangan ni pagkamatian. Will you, by your gifts and offerings, show that you take nothing too good for him who gives his only begotten son? Mamagin ang requirement sa Ginoo, ang gi-require sa penalty of sin is death. Wala yung lain ang buktong anak sa Diyos na si Kristo na matay sa Galbaryo sa Cross. Kaya maura na yung makapasar sa kanang itawag na requirement. It is through the death of Christ alone. It is not by keeping the law. It is not by our own righteousness or our being good. It is not our goodness, but God's goodness rather. The spirit of liberality is the very spirit of heaven. Nga nung akiliman na picture ang akong ibutan. Nakaila pa ako kung bisan ng pasyente. Kinsay nakaila. Kini mga estudyante, mga taga-sambiyok ni sila. Na-assign sila din mga unong kabulan. Sa unong kabulan ni nga pagka-assign nila din rin, nahimo sila ang kanang itaw, funeral singers. Kaya pag nai mga patay, sila ang ating pina-hire na singers sila. So mga kubihan ng mga baka. Morning, hindi sila malimot sa ilahang experience sa Davao. Taga-samyok ni sila, no? Samyok.
dito sa Bukid sa Samyo International Academy. Mga singer na sila, mga patay ay nagkikantahan. Pero ako silang gi-kuan, kanang gi-na-request na magkanta diri. Kini si Ma'am Garcia, Pobita Garcia. Actually, sa buhit pa siya, langsik pa siya, nag-anwinting ko sa iya. Kaya ako mong ipunta na, nana ba'y naka-anwinting sa imo ha, Ma'am Pobita, Ma'am Chupita? Kasi wala pa man. So, nag-anwinting ko sa iya. Actually, ikaduhang anwinting ko ni Pastor Montadaro katong dito sa katong dayan na siya na pagka-bilagad o ang matino. Nikabat sumala ni Pastor Magsiko. Nikabat at 400 million ang iyang kantidad sa property na iyang ihatag sa Davao Mission. Nga naman, ang iyang mga property, wala may gamit. Di naman magamit sa iyang mga anak, kay Tuwang sa Amerika. Iyan siya kay Balulo naman siya namamatay. So, ano na siya mga kaigsunan? Pero kita, kung natay, kinaroon ka rin, ibilin naman natin sa mga anak, di ba? Kung niya ibilin sa mga parinti, ang mga hinumdar, mga sinong bagay. Pero hindi rin ibilin ito. No? So the spirit of selfishness is the spirit of Satan. So maori nila, ito parang nila ka-prinsip yung mga kaisunan. Ang espiritu sa, ano saan yung? Liberality. Kanang pagkamanggihadagon, mo ang espiritu sa langit. Pero ang espiritu sa pagka mahigugmao sa pagdalingon, maning espiritu sa yawa. So ayaw ko na kining leksyon, kining leksyon na to na one, sa quarto chapter to sa Councils on Stewardship. Na nag-remind sa to ha, na kining atong property na to, na gi-bear sa Dino sa to ha, pansamantala rin ang ihatag. Niya, the moment, na doon ay writings dito ni Illinois na kung undid it or wala na nato ikinahanglan, that will be the time na atong ihatag sa Ginoo. Si Ma'am Riba, Riba Moore, dito si nasa property dito sa what? Sa Runglon. That once yan nila ni Mrs. Darwin na ipangalan niya sa iyang mga relatives, pero kainan gingnan niya yung mga gingnan niya si ni Mrs. Mangriba na ang mga relatives niya dili Adventist. Kanya ang pangalan, ang titulo dito ihatag sa ilahan. Kaya dahil may yuta sa Mangriba dito sa Romlon. Kung mag-ato mong Romlon, I was there for 3 years, ang iyang simbahan dito ng 23 million ang iyang simbahan ng ito ko. Kanya na-ibis na niya. So, wala yung lain ang digo dito. Kay private siya na beach. O niya, na ako na yuta. Pero nagsamot sila ni Mrs. na i-donate sa Romlon Adventist Mission. Kay ito naman sila sa Amerika ka na. So ayaw, kung kini nga reminders, matagos ka na ito. Kung naan tayo mga labos sa tanan, atong kinabuhi, atong i-wan sa Ginoo, i-fear sa Ginoo, na ang atong paghimoon, para panghimayang yung pagpasilungkog sa Diyos. Kung ikaw singer ka, kanta, labi na sa, Juan? Sa itong grupo ninyo, John? Palacio? Angela? Singing, Blessing Echo? Blessing Echo, Harmony, Couples, not Couples, Harmony? Or kung sa may itong mga talent na nagkanta ka sa sige na itong practice, kung video mo yawa, ayaw ka malaka. Kaya ang Ginoo raman, di man ang reklamo na yabag ka. Ang nireklamo raman katulong mga tao na nanangaw, naminaw. Pero ako di mo kong sa yabag eh. Di magkukong kumakukanta. Pero kung ang imong purpose na nagkanta ka para paghimaya, papasitulong sa Ginoo. So okay na maayon mo mong practice kaya para guwapo Diyos. Pero dapat sa unang-una na ito, kita rin may nahibalo sa itong kakalingon kung sa may katuyuan na nung bisan sa imong wali, magwali ka, dili malikayan na ang imong gusto na para mapasinunggan ka. That is human nature. But tanggalon na ito sa kaisipan, hindi mong itawa na personal interest. So, kusindi, ang Ginoo may mo.
kapasidungan sa aking kinukuha. Ang Diyos magpanalangin, magmayang-umuhin magampo. Magamit ka, Brian.